Bữa nay sao nữa đó. Magandang araw sa inyo dyan, mga idol, mga bossing. Welcome back naman sa ating panibagong video. Sa video natin ito, mga idol, magbubuo tayo ng DIY Bluetooth speaker. At syempre, bago yan, mag-unboxing muna tayo ng ating mga gamit na gagamitin natin sa ating setup. At i-review din natin ang ating mga speaker at Bluetooth amplifier at iba pa. Samahan niyo ako, mga idol, sabay-sabay natin alamin ang koneksyon at pakinggan din natin ang kanyang tunay na tunog. Let's do it, mga idol! Bilisan na natin! So ito ang ating mga gagamitin sa ating setup ngayon, mga idol. So mayroon tayong Tosonra. Yan o. Tosonra na D10 na 300 watts max power. Professional power model 1005 Tosonra. So ang ganda niya, mga idol, oh. Ang laki ng magnet. Yan. So wala naman siyang problema. So maganda naman ang kanyang pagka-package. So ito ang kanyang harapan, mga idol, oh. So ang ganda ng kanyang forma dito. Saka ito ang kanyang spider sa loob. So maganda naman siya. Maganda na, mura pa itong Tosonra. So dalawa ito, mga idol, oh. Ito ang isa. So susubukan natin siya, mga idol, kung kakayanin ba ni GD100 itong dalawang speaker na ito. So ano kaya ang magiging resulta? Hindi ba siya masusunog? So isa sound check natin ito mamaya, mga idol, para malaman natin kung kakayanin ba talaga. So ito ang kanyang Twitter. Yan. Crown na HT38 8 ohms. So itong speaker pala, mga idol, ay 8 ohms pa rin. Yan. 8 ohms. So i-parallel natin itong dalawa, mga idol, para magiging 4 ohms. So kaya naman ng ating GD100. So itong amplifier, mga idol, na ito, ito yung ginagamit ko nung unang ginawa kong GD100 pa rin. Or nung Bluetooth amplifier na Crown. So yan. So wala naman siyang problema. Kaso lang itong GD100 ko ngayon ay wala siyang DC adapter dito. Yan. Wala siyang kasama. Iwan ko kung nagkamali sila. So ito ang kanyang likod ng GD100 na Bluetooth amplifier, mga idol. So ito ang kanyang Twitter, yan, oh. Twitter horn, mayroon na siyang kasamang horn. Yan. So inorder ko pala ito sa ano, mga idol, sa Shopee. Puro ito inorder. Shopee ito lahat. So ilalagay ko lang yung link kung saan ko ito na nabili. So para mapunta tayo sa legit store, mga idol. So ikukoneksyon ko muna ito, mga idol, at isa sound check natin kung kakayanin ba ni GD100.
So ito na siya mga idol, mayroon na siyang connection. Yan. So ang connection natin dito is parallel. Temporary lang muna. So positive, negative dito, pumunta siya dito sa kabila, negative pa rin. At saka positive, positive din dito sa kabila. So pagdating naman dito, positive to negative, pumunta naman siya dito sa ating GD100 na Bluetooth amplifier. So dito siya, mayroon naman siyang pangalan dito yan, na 4 to 8 ohms. So may nakalagay na speaker, negative positive. So ang tweeter dito, mayroon din siyang nakalagay tweeter. Yan, isaksak lang dito. Saka itong tweeter niya ay nilagyan natin ng kapasitor na 2.2 UF. So yan mga idol, ay saksak natin. So nakasaksak na siya. So atin na siyang isa sound check. So dito naman ay dahil nakasaksak tayo sa 220, iuna natin itong kanyang AC. Yan o, AC ang nakalagay. Dahil itong isa ay sa DC kung gumagamit tayo ng battery. So iyon ko mga idol. Yan. So umiilaw siya. Yan o. So mag-bluetooth tayo. So sound check tayo mga idol. Tingnan natin kung kakayanin ba ni Imo siya kagi mo ang uling baks mo. Imo siya kagi mo ang uling baks mo. Alone, we are strong. Together, we are stronger. This is WJRA Mixcom. So yan lang muna mga idol ang ating sound check ngayon. So gagawan ko pa ito ng box. So ang lakas mga idol.
So sa tingin ko, kayang-kaya naman ni GD100 itong dalawang Tosonra na tag 300 watts D10. So ang lakas mga idol. So gagawa muna ako ng box. So dito pa lang mga idol, ang lakas na. Paano na kaya kung mayroong box ito? So dito lang muna tayo mga idol. Update ko lang kayo kung mayroon na tayong nagawang speaker box para sa ating Bluetooth speaker.